Cebu, kung saan pinaniniwala ang nagmula si Beato Pedro Calungsod, abala na rin ang lahat para sa canonization sa Linggo. Magkakaroon din doon ng live screening ng mga magaganap sa Vatican City. Live mula sa Cebu, may report si June Veligano ng GMA Cebu. June! Jessica, dumagsa kanina dito ang mga deboto dito sa Cebu City para sa canonization ni Blessed Pedro Calungsod. Labas-masok sa Archdiocesan Shrine of Blessed Pedro Calungsod dito sa Cebu City ang mga deboto na mula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa Shrine Secretary, handa ng lahat para sa canonization sa Linggo. Sisimulan ito sa pagrosaryo alas 12:45 ng tanghali. At susundan ng pangumpisal at misa, magkaroon din ng film showing tungkol sa buhay ni Beato Pedro Calungsod. Bandang alas 3:30 ng hapon naman, magkakaroon ng live screening ng canonization rites mula sa Vatican sa pamagitan ng coverage ng GMA News TV. Plansyado na rin ang ipapatupad na seguridad. Patuloy naman ang pag-insayo ng choir. Patuloy ang novena na alay sa Beato. Isa rin sa mga pinaghandaan rito ang Thanksgiving Day sa November 30. Sa araw na yan, babalik ng Cebu ang imahe ni Calungsod matapos ang paglalakbay nito mula sa Vatican at sa ibang-ibang probinsya sa bansa. The proper dress code kung maapil sa misa, kaya importante. Yeah. Mangumpisal sila. Because it's very important that people are spiritually prepared for the canonization. We will give our full support to Cebu City Police Office as regards giving security to the canonization of St. Calungsod. Inasahan na bukas na mas marami pa ang mga deboto na pumunta rito sa shrine. Jessica? Maraming salamat, June Veligano ng GMA Cebu.